Yung mga kababayan natin, gustong mag-abroad, pagdating sa immigration, hinarang, hinanapan ng school records, tulad ng yearbook, diploma, nung hindi makapag-produce, pinahiya at in-offload. Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel, Bang Libak na ta! Senator Tolentino, maraming salamat po sa hearing na ito, ngayong araw na ito. Na kayang isipin para sa akin na ito'y pangalawang araw na natin ng pagtatagpo para talakayin at imbestigahan ang nangyaring katiwalaan sa NAIA na kung saan nakuna ng CCTV footage ang tangkang pagpuslit sa isang Chinese national papuntang Dubai sakay ng isang chartered flight na sinamahan man talaga ng isang immigration officer papasok ng eroplano, meaning hanggang sa tarmac. Now, hindi pa man natatapos ang usaping ito. Hindi pa natin nasolba. Here comes several complaints that I received recently. Yung mga kababayan natin na gustong mag-abroad matapos makapag-ipon, gustong matikman yung kanilang pinagpaguran para pumunta ng bansa na gusto nilang mapuntahan. Pagdating sa immigration, sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma, transcript of records, even bank statements. May mga reklamo ako natatanggap na ganun. Hinanapan pati ng mga health certificates, pati mga barangay clearances. Kali. At nung hindi makapag-produce yung mga kababayan natin na mga hiningin dokumento, pinahiya at in-offload. Samantalang pag foreign nationals, walang screening na nagaganap. In-escortan pa, papasok na aeroplano. Bakit? Dahil itong mga foreign nationals may pera, may panlagay, at itong mga pobre nating kababayan na taxpayers na nagpapasweldo sa ating matagagobyerno, haharangin at papahiyain at hindi pa sasakyan ng aeroplano. Hindi po ako against sa ginagawa po ng ating otoridad, yung anti-human trafficking drive. Okay ako dyan. Pero dapat patas. Kung naghahanap po kayo ng mga natatraffic ng kababayan natin, magtingin-tingin naman po siguro kayo sa mga chartered flights. Kasi dyan madali pong magpuslit sa aeroplanong yan, magpuslit ng mga tao na para ibenta o i-traffic sa ibang bansa. Magpuslit ng mga kontrabando. Why? Sapagkat wala pong ginagawang thorough checking sa mga bagahe at sa mga pasaherong sumasakay niyan. And I know that for a fact. And it has been happening for a long, long time. Buti naman at nagkaroon tayo ng hearing ng ganito para magkaalamanan. So, kapag ang isang pasahero sa isang chartered flight, hindi siya dadaan sa butas ng karayom tulad ng ginagawa ng mga regular passengers, commercial passengers. Hindi siya kinakapkapan. Hindi siya dumadaan sa x-ray. Hindi siya dumadaan sa biometrics sa immigration. Itong mga VIP passengers ng mga chartered flight. Ahatirin pa siya papasok ng restricted area hanggang sa tarmac, hanggang sa papasok ng aeroplano. Hindi dumadaan sa tamang proseso. So, kung ang pasaherong yon ay meron dalang droga o kung naman kontrabando, lusot na. At now, dito sa mga incoming passengers from private jets or chartered flights, hindi dumadaan ng x-ray ang kanilang mga bagahe. Ang nangyari, physical inspection lamang from the CIQ. Customs, Immigration, and Quarantine. Walang x-ray na nagaganap. So,
kung magaling magdiskarte itong pasaherong papasok ng bansa natin at siksikan niya ng droga, pera at kung ano pang kontrabando ang kanyang maleta, lusot na! At ang masaklap pa, there are times na hindi na pumupunta ang mga otoridad mismo sa eroplano. Ipinapadala na lamang ang passport sa mga kinukulan sa airport habang nag-aantay sa eroplano itong mga VIP passengers. Walang pisikal ng mga airport authorities from the CIQ na pumupunta mismo sa eroplano. At pag sinabi niyong meron, then I want footages of that, na talagang pumapasok kayo. Dahil marami akong natanggap na impormasyon, more often than not, hindi na nangyari yan. So magkanong halaga ang katanungan? Again, wala akong pagtutol sa ginagawang anti-human trafficking drive ng ating mga otoridad, pero ilagay po natin sa tama at ilagay po natin sa patas. Now, let's talk about national security. Tanong ko po sa ating mga taga-immigration, ilan na po ang mga foreign nationals na naharang ninyo na may hawak po na Philippine passport that was obtained through fraudulent means? I know, marami na po. In fairness po sa inyo sa immigration, marami na kayong mga naharang na mga Chinese nationals, foreign nationals, holding Philippine passport na hindi dapat. And yet, nung mahuli sila, sila po ba ay nakulong sa ating mga kulungan? Nakulong sila sa immigration facilities, detention facilities, pero hindi po sila nakatikim ng pagkakulong sa ating mga city jail o sa ating penitentiary. Ang tanong ko ngayon, doon sa ating mga taga-immigration, yung po mga naharang ninyo, na mga foreign nationals na may hawak ng mga passport through fraudulent means, meron na bang nakulong ng mga taga-civil registrar's office? Meron na bang nakulong ng mga taga-NSO? Or PSA, sorry. Ito ating bago, PSA. Philippine Statistics Office. Dahil ang modus operandi nito mga foreign nationals ay magte-take over ng identity ng mga kababayan natin. Or sila po ay magpapalate register sa pakikipagsabwatan ng Civil Registrar's Office at ng PSA, bingo, nakakuha sila ng legit na dokumento at yan ay ipipresenta sa DFA para sa isang passport. Wala akong nakikita kasalanan ng DFA because ministerial lamang ang kanilang job. Ministerial meaning kung ano ipipresenta sa kanilang dokumento as long as that is legit, ipoprocess nila. So ang problema ay nasa Civil Registrar's Office at sa PSA. Ang tanong ko ngayon sa immigration, meron na bang napakulong na mga taga-Civil Registrar's Office at mga taga-PSA? Kung meron, I need you to submit that to this committee kay Chairman Francis Tolentino kung ilan na ang napakulong. Pero I doubt it. Wala pang napapakulong. Bakit? Maraming pera itong mga foreign nationals. Isa pang concern na aking i-raise dito ay yung pagtawag ni Colonel Roderick Campo, Chief of Aviation Security Unit ng NCR, kay General Dionisio Robles para harangin sana ang paglipad ng nasabing eroplano na ating pag-uusapan ngayon. At si Colonel Robles ay tumawag sa isa pang tao para kumonsulta. At sa pagtatawagan, pagpapasapasan ng tawagan, nakalipad ang eroplano. Pero Colonel Roderick Campo knows better na hindi niya dapat tinatawagan si Robles. Ang dapat ginawa, alam to ni Campo, dapat ginawa niya ay tumawag na siya agad-agad sa tower. At yung tower ay tatawag kay
Major General Ricardo Banayan. At kapag sinunod lang sana ni Colonel Campo yung nabanggit kong proseso, tower, control tower, and then control tower will call General Banayan, then napigilan sa ng eroplano. Bakit? Sinadya na tawagan ang maling tao sapagkat ang tanong sa magkanong halaga. And I believe ito po'y away ng MIA, ng immigration, ng customs, ng quarantine, at kung ano pa mga otoridad sa airport, away ito ng turf. Nagkabukulan. Mabuti nga nagkabukulan. Dahil kung hindi nagkabukulan, hindi sana tayo nag-uusap ngayon. Sana magkaroon na ng mga prosesong upang mapigilan na ito. Proseso meaning, dumaan na sa tamang process ang lahat ng pasahero, commercial man o chartered flight. What makes them so special? My suggestion is, maglagay ng isang processing center para sa mga chartered flights. Sibakin na yan yung mga VIP, super VIP treatment na sila ay nakapasok sa isang restricted area, hinahatid pa hanggang tarmac, tanggalin na yan. Dapat, meron isang processing center na tulad ng mga regular passengers, dadaan sila sa butas ng karayom, kinakapkapan, dumadaan sa biometrics, in-extrayin ka ng mga kargamento, etc. Failure to do so, meaning gusto nyo pa rin magkaroon ng mga maliligayang araw na itong dahilan kung ba tayo nandito para putulin na ang mga kabalustugan na pinanggagawa ninyo. And I have another question. Who is really in charge sa pag-operate sa NAIA? Who is in charge? Sa security, who is in charge? Yung mga civilian guards o yung ABSECOM? MIA, CAAP, Customs, sino ang in charge sa inyo? Nagtuturuan. And lastly, gusto ko pong mabigay ninyo sa committee na ito yung pangalan ng mga Chinese nationals, mga well-wishers yung naghahatid or hindi nakapasok sa eroplano sapagkat naharang nagkabukingan na. Sa loob ng van, meron doon ilang Chinese nationals na hindi nakalusot. I need the names of those Chinese nationals na hindi nakalusot. At gusto ko malaman kung yung ba'y ibinangga nyo sa record ng NBI, ng NSA, ng ISAP, ng NICA, kung sino mga ito. Kapag hindi nyo binigay sa amin yan, magkakalintikan tayo. And to think, maraming beses na nangyari ito. Again, salamat kay Senator Francis Tolentino at nagkaroon ng ganitong klaseng hearing at magkakabukingan. Pasalamat kayo sapagkat ako'y meron pang atin na hearing at 10 a.m. dahil ako'y committee chair ng energy. Kundi, marami sana malalampaso sa inyo sa araw na ito. But with that, hanggang dito lang muna. Maraming salamat, Mr. Chair.